Magandang umaga po. Good morning! Kumusta po kayo? Pakisabi sa iyong katabi, ang tuwa ko may umagang katabi kita. Ka nakakatuwa. Salamat sa Panginoon. At least may katabi. Amen? Amen. Hallelujah. Merry Christmas po! Sa bawat isa. Kumusta po ang iyong Pasko? Na-enjoy ko naman. Hallelujah. Glory to God. Ako ay na-enjoy na hirap malubing ha. No, Friday po ay nasagsagan po ng Pasko. Ako po ay binaharap naman. Gaya po ng Panginoon. Kaya ako talagang hindi masyadong enjoy po yung Christmas. At salamat sa Panginoon. Ganun po ako ay nagagalak po ako makita ngayon kayo ngayong umaga. Amen? Natutuwa ba kayo makita ako? Amen! Sana. Pag hindi kayo natuwa, wala kayong raffle mamaya. Salamat sa Panginoon. At alam ko po ng Diyos naging mabuti po sa atin. These past years, sa loob po ng maraming taon, ang Diyos po ay naging mabuti. At patuloy na gumagawa ng kabutihan sa buhay mga bukis. Amen? Amen! Tayo po ay tumayo sa dahil po ng Panginoon. At kung kayo po mayroon mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po na Isaiah, Chapter 9, verse 6 to 7. Alam ko po na kapisalo po natin ang matrato po ito. But allow this morning to share again the Word of God from Isaiah chapter 9. Nakuha na po ba? Sa aklat po ni Isaiah, Kabanata 9, Kabanata 6, talatang 6 hanggang talatang 7. Isaiah chapter 9, verses 6 to verses 7. Basahin ko po sa wikang Ingles. Ganito po ang sabi. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Pray ng Panginoon, let us pray. Our Heavenly Father, once again, we are grateful for this wonderful opportunity that we are coming for your presence once again, to exalt your name, to worship only your God. We come to remember the Spirit of God. Ngayong umaga, Panginoon, kami pwede papakumbaba sa ipanan. Humihingi po ng tawad. Sumab na yung pagkulang po namin. Grant us, Lord, wisdom. Magturo kayo, Panginoon, sa amin ng pranso, God, upang masalitaw mo din ang magamit po namin sa paglilingkod po namin sa iyo. Iyan mo nang yung umaga kayo po ay patuloy kristero sa ating gitna. Ano ang kira sarman? Speak through me in your spirit of glory. Ano ang napasalamanan ka po namin? Puri at dalangin sa iyo sa pangalan niya siya tayo nang sabi. Amen. 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 Pwede natin pagpala ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon ng umaga ay this will be the last service that we'll be having this year. And perhaps this will be the last sermon that you will hear this year. Dinugtong ko po yung this year. Kasi delikado po ako kung last sermon na. Ngayon taon po mga kapatid, ito na po yung pinakahuli. Marahil, mapapakinggan po natin sa tapon ng Panginoon. But I believe that this coming year, sorry, ay mas marami pa pong salita ng Panginoon ang patuloy po natin maiintindihan. At ngayon mga kapatid, I will be just very brief with the Word of God dahil alam ko po na excited po tayo na tayo po ay mag-enjoy at samahin po natin for the whole afternoon. Alam ko po, pagkatapos po nito ay marami pa po tayo na sunod na gagawin. Kaya I will be very brief with the Word of God. At makita po natin mga kapatid, ngayong taon po ay maraming ginawa po ang Diyos. Okay po natin. There are so many wonderful things that God has been doing in our lives. Although po marami po mga nangyari, hindi po hindi maganda. Ano po? Marami po mga sakit, pagsubok, ganyan pa rin po yung ENCOB, at katapos lang din po ng bagyo. Ano po? Salamat sa Panginoon because the Lord has spared us. Naalala ko po mga kapatid, nung napakaraming taon, every time na may December ay lumarap po yung bagyo po sa atin. Nung hong dumating po yung remain, nalala ko, nagtaas-giving po tayo noon sa Manabago, ang handa po natin ay corn beef. Salamat sa Panginoon. Hindi po nasira ng corn beef
yung gawain mo ng Diyos. Amen? But the cornbread na yon ay nag-testify isang kalakasan ng Diyos ay hindi tayo pinamayaan. Look at how we are going right now. Amen? Amen. Dahil po doon sa mga nasa po natin ng mga nakaraang taon, pinakita ng Diyos kung gaano po siya kabuti sa buhay po ng bawat isa. And we are living testimonies of how God has been doing in the lives of everyone and even for this church that God has given to us. Kaya ngayon mga kapatid, gusto pag-usapan po natin yung significance, yung kahalagahan ng pagkapanganak kay Kristo. Bakit nga ba kailangan pang ipanganak si Kristo kaya sa Jesus? Kung iisip natin mga kapatid, maraming kaparaan ang pwede gawin ng Diyos. Amen? Pwede pong iligtas ng Panginoon ang tao sa iba't ibang kaparaanan. Ano? Pwede naman po maghimala ang Lord na wala na lang po si Satanas, mawala po si Satanas, mawala po ang impyerno, mawala ang kasalanan. Pwede maghimala ang Lord, automatic, maligtas ang lahat. Pero kailangan po ng Panginoon ibigay si Jesucristo para po sa atin. Because I believe there is a divine purpose. Amen? Mayroon pong malawak, malaki na layunin ng Panginoon kung bakit kailangan si Kristo ay ibigay para sa atin. And there is no accident sa harapan po ng Diyos. Amen? Everything that happens in this world, everything that happens in our lives, lahat po nangyari sa buhay po natin, yan po ay plano po ng Panginoon. That's why this morning, ang salita po ng Panginoon, maintindihan po natin. Why Jesus has to be born? Number one, sabi dito ay redemption. Redemption. Kung makita po natin mga kapatid ng nilitan ng Panginoon, si Adan tsaka si Eva, napaganda po ng kanyang plano. Everything was perfect. In fact, mga kapatid, si Eva ang pinaka-blessed na babae sa balat ng lupa. Hindi po si Maria. Alam niyo ba kung bakit? Dahil po si Eva, walang benan. Pag kinanakarlik. Pinagpala ho mga kapatid si Eva dahil wala siyang benan. Kidding aside, they are blessed because they were created perfectly and they are living in the world that is perfect. Nung niligano ng Panginoon, mga kapatid, si Adan at si Eva, everything was perfect. Nandun na po lahat, mga kapatid, wala silang kailangan, wala silang problema, nandun na pangkain, nandun na po lahat. Kaya nung makita natin, mga kapatid, sa kabila na magiging perfecto, nagkamali pa rin sila. In other words, it's not being perfect that can make a soul. Amen? Hindi ang makakaroon ng maraming bagay, hindi ang makakaroon ng sobra, hindi ang makakaroon ng mga bagay na gusto natin ang magkukompleto sa atin. In fact, kadalasan ng mga bagay na yon ay nagiging problema natin. Si Adan at si Eva, mga kapatid, they are in the perfect place, they are in the perfect presence of God, they are in the perfect situation, and yet, nagkamali sila sa harapan ng Panginoon. And for generations, sa maraming generation, mga kapatid, yung kasalanan ni Adan at si Eva, karating po sa atin. At alam po ng Panginoon that there is no such thing, wala pong ibang bagay, isang bagay na maaaring makatubo sa atin maliban kay Jesus. In Old Testament times, when the Israelites sinned against God, na binagawa po nila, nagdadala sila ng mga hayop. But then, yung sacrifice na yun, mga kapatid, ay temporary naman. At ang masaklap, mga kapatid, i-apply po natin, ang Old Testament principle sa panahon natin ngayon, kawawa po tayo. Kung ang kabayaran, mga kapatid, na kasalanan ay mga hayop, kawawa tayo. Wala naman tayo mga baka na pwedeng handog ang yaman siguro ni Pastor kung gano'n ang ginagawa. Diba? Ang dami natin pagkain parati. Kasi nung panahon na yun, mga kapatid, ang ginagawa po nila, iahandog po yung mga hayop. Pagkatapos po noon, yung nakitira noon, ay pagkain na po ng mga priest, ng mga Levites. Kaya lang alam ng Panginoon na hindi sapat yun. At magiging problema po natin. That's why God has to do something and nobody and no one, walang sino man mga kapatid, ang karapat-dapat maging kabayaran ng kasalanan. Dahil ang redemption mga kapatid, ang dapat mag-redeem, ang dapat maging kapalit ng kasalanan, dapat perfect. Sabi po sa Bible, sa Exodus,
Sabi po doon, hindi pwedeng magandog ang Israel o ang Israelita ng isang hayop na merong kapansanan. Kaya mga kapatid, kung tao ang ihandog ng Panginoon bilang kamerang kasalanan, nobody will fit. Tama? Wala pong sino man ang pwedeng makaantogon doon sa pangailangan po natin. That's why God has to do something and the perfect sacrifice has to be Jesus. That's the purpose of God. Dahil gusto ng Panginoon, ikaw at ako, tayo lahat mga kapatid, maligtas. Kaya kailangan si Jesus magdusa para sa atin. Jesus has to come, has to be born to redeem mankind. And without Jesus, mga kapatid, we will not be redeemed. Kung wala mga kapatid, ang pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo, lahat po tayo mga kapatid pupunta sa impyerno. But because of the grace of God, because of the birth of Jesus Christ, pinatunayan ng Panginoon that there is redemption. God's wonderful plan for every one of us is to be redeemed. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ang Panginoon hindi po sumuko. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka sinukuha ng Diyos. Diba? Kung kasalanan na mga kapatid, ang dami natin kasalanan. At kung bibilangin ng Diyos ang kasalanan po natin, sabi po ng Bible, for the wages of sin is death, and we are all given to death. Amen? Lahat po tayo mga kapatid, patungo doon sa kaparusahan ng kapatayan, subalit sa biyaya ng Diyos, tayo binigyan ng pangatong, but the kingdom of God is eternal life in Christ Jesus. Ano po sabi ni John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Panginoon, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay sa Kanya pong harapan. Number two, sabi dito, Jesus has to be born because of revelation. Revelation, gusto ng Panginoon, ipakilala, i-reveal ang Kanyang sarili. Bakit? Dahil hindi po natin kaya unawa ng Diyos. Alala po natin mga kapatid, when the Israelites was in the wilderness, habang po masilita mga kapatid, ay naglalakbay doon sa ilang, ay nagparamdam po ang Diyos. Sa pamagitan po ng mga kulog, mga kidlat, at ano nangyari mga kapatid, natakot po yung mga Israelita. Bakit po? Sapagkat yung presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ay sobrang tindi na hindi po natin kayang disipin mga kapatid. That's why Jesus has to came in flesh. Kailangan niya po magkatawang tao para maintindihan natin kung ano ang Diyos at maintindihan tayo. Alam niyo po, mahirap siguro magsabi sa Panginoon at mahirap sabihin ng Panginoon sa tao ang mga bagay-bagay kung hindi lahat ng Kristo. Si Kristo mga kapatid, naranasan niya magutom, naranasan niya mauhaw, naranasan po ni Kristo iwanan. Kala nyo, kayo lang ang tinalikuran at iwanan. Naranasan din po yan ng Kristo. Naranasan po ni Jesus mawalan ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kaya wala tayo mga kapatid, pwedeng sabihin sa Panginoon ng Lord, hindi mo ako naiintindihan, hindi mo na lang naranasan ko. Bakit? Kasi lahat ng naranasan natin ngayon, dinanas din po ni Jesus. Revelation, pinakilala mga kapatid ni Jesus ang Diyos. Na ibig sabihin mga kapatid, inabot yung kalagayan po natin. Hindi po natin mga kapatid maiintindihan ng Diyos kahit gaano tayo kagaling. Sabi nga ng Isaiah, for my thoughts are not your thoughts, sabi ng Biblia. Yung kaisipan ng Diyos, hindi natin kaisipan. Kaya hindi po natin siya maiintindihan. Kaya po anong ginawa ng Panginoon ng katawang tao sa Jesus para maiintindihan po natin. Tulad po natin ngayon mga kapatid. Paano tayo maiintindihan ng langgam? Magpakalanggam ka. Wala din? Hindi tayo maiintindihan ng langgam kahit anong gawin natin pag-utos dyan, kahit pagalitan po natin yan mga kapatid, kahit anong utos ang gawin natin dyan,
Mga kapatid, never tayo maikikinalanggam. Magpakalanggam muna tayo. Alala ko, mayroon talong sabi nila, mayroon nagsabi ng Biblia daw ay ginawa ng tao. Sinulat mo ng tao. Totoo naman po yun. Dahil ang Biblia ay ginawa para sa tao. Kung ang Biblia, mga kapatid, ay ginawa para sa mga manok, manok, malamang manok nila gumawa. Wala din. Kaya meron tayong Bible, sinulat ng tao, dahil para sa tao, para mahigigyan po natin. Dahil mga kapatid, kung Diyos na magsusulat ng Biblia, hindi rin po natin mahigigyan yun. Jesus came so that God can reveal Himself. Siya mismo nagturo, mga kapatid. Siya mismo nagpagaling. Pinakita niya po, mga kapatid, kung paano mamuhay bilang isang tao lingkod po ng Panginoon. Number three, ano makita po natin dito? Jesus was born to be our mediator. Mediation. Anong ibig sabihin po ng mediator, mga kapatid? Siya po yung nasa gitna. Ay, hindi. Siya po yung nakikipag-usap. Ano ba sa Tagalog yung mediator? Tagapamagitan. Ikaw nung express. Tagapamagitan. Si Kristo, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos bilang tagapamagitan. Kasi po, mga kapatid, noong unang panahon, mayroong mga pari, sendote. Sila po yung mediator. May mga prophet. Noong unang panahon kasi, mga kapatid, ay mayroong pong tatlong anointing sa Biblia. O tatlong leadership anointing na binigay sa Bible. Una po, yung priestly anointing, ang trabaho po ng mga priest ay maghandog sa Diyos. O kaya po, dalhin yung tao papunta sa Diyos, yung po yung kanilang trabaho. Yung mga prophet naman po, ang trabaho po nila, dalhin yung Diyos sa tao. Ito po yung trabaho po nila. Yung pangatlong anointing na binigay po ng Panginoon, yung sa kings, leadership. Sila naman po yung nakapagpatupad, makalooban po ng Diyos. Kaya po, kaya lang po mga kapatid, ang dumating si Jesus Christ, tinanggal niya po yun. Tinanggal niya yun. In other words, Jesus stood to be the mediator between God and man. Kaya masabi po ng Hebrews, dahil sa kamatayan ni Jesus, malaya na tayong makapunta sa Ama. Amen? So hindi na po natin kailangan ng pare. Hindi natin kailangan ng mediator. We can directly come to God because of Jesus Christ. Pinasahin po ng Hebrews. Si Kristo din po, mga kapatid, ang tagapamagitan po natin tuwing magkakamali tayo. The devil is the accuser. Lagi sinasabi ng demonyo, si ganito, ito ang kasalanan niya, ito ang kanyang ginawa, ito ang pagkukulang niya. And Jesus Christ, sabi niya, hindi. Binayaran ko na lahat ng kasalanan niya. That's his job. To protect us and mediate for us. Sabi po ng Timothy, 1 Timothy chapter 2, verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, wala apostol Kibuloy na pwede maging tagapamagitan po natin. Wala silang pastor na pwede tagapamagitan po natin. Wala silang propeta na pwede maging tagapamagitan po natin. Wala silang santo o santa ang pwede tagapamagitan po natin maliban, mga kapatid, kay Jesus Kristo. That's what the Bible is telling us right now. Jesus is our mediator. Kaya nga, mga kapatid, we can come boldly to the presence of God. Hallelujah. Nung unang panahon kasi, mga kapatid, the Israelites are not allowed. Alam nyo, unang paunang panahon po sa Biblia, ang masagita po ay hindi maaaring lumapit sa Panginoon. Even in the temple. Doon po sa kanilang temple, meron pong layer. Doon po sa pinaka-high of the highest, ang pwede na pumasok, yung pinaka-high priest. Pag ordinary kang priest, hindi ka pwede pumasok doon. At ang masaklap pa po doon, mga kapatid, once a year lang siya pwede pumasok. Doon po katindi. In other words, the Israelites cannot come directly to God from Old Testament times. But when Jesus Christ came, tinanggal niya po yan. That's why we have the freedom
the boldness to come to the presence of God. Hallelujah. Number sa pito, empowerment. Jesus was born to enable mankind to permanently receive the Holy Spirit. Sabi ni Jesus Christ, ako'y aalis at pag-alis ko, iiwan ko sa inyo ang banal sa Espiritu. Hindi, mga kapatid, mararanasan po natin ang banal sa Espiritu kung hindi niyo mating sa Kristo. That's the sequence. Yun po yung plano ng Panginoon. Binigay si Jesus Christ para maligtas tayo, maraming tayo, and after that, we will be empowered. Bakit kailangan empower tayo, mga kapatid? Because God knows that this world is a difficult world to live in. Alam po ng Panginoon na imposible tayo mabuhay sa mundong ito nang mayroong kapalanan. Alam po ng Panginoon na mahirap para sa atin ang mabuhay sa mundong ito without the presence of the Holy Spirit. Kaya ang Panginoon po, sobrang galing po ng Panginoon. I am so amazed how God has wonderfully and carefully kung paano po inayos ng Panginoon ang bagay-bagay. Ayaw ng Panginoon, maging tanong lang tayo. Alright? Ayaw po ng Diyos na masawi tayo, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, maging matagumpay mo tayo bilang nananampalataya. God gave the Holy Spirit. Yung Holy Spirit tayo, mga kapatid, yun po ang kapalit ni Kristo to empower us in this world. Diba? Yun po binigay po sa akin. Ganda po rin namin natin kanina, kama Holy Spirit. Ang ganda po nun. Yung pa po kanina ginawin po natin, naiiyak ako sobra. Because what? We really need the presence of the Holy Spirit. Sa hirap po, mga kapatid, ng kalagayan po natin ngayon, kung wala akong kapagayang ng Espiritu, hindi ko tayo magtatagumpay. Jesus came. Jesus came. Pinanganak po si Jesus. Dahil naroon po ang pinakamalaking tayo po ng Diyos. Mga kapatid, ngayon ang Pasko, sana lahat po natin that this is not about celebration of God. This Christmas is about God, about Jesus, about the greatest plan of God and the greatest love of God for everyone of us. Sana ho, magkaroon tayo sa meaning po ng Pasko. At ang meaning na yun ay pasalamatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Let us pray. Lord, we are grateful. This morning, journey po ng God. Salamat, Panginoon, po lumayan na sa God that this is not about friendships. This is not about activities of God. This is not just about finding sight of Panginoon. But this season is about the Panginoon. About the greatest love of everyone of us. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin at ibrahim mo sa patahin ng Diyos. Salamat po dahil hindi kayo tumingin sa iyong kalagayan, sa iyong kahinaan, sa iyong pagbulong, Panginoon. Salamat po dahil ibig mo kayo, Panginoon, sa kabila po ng lahat ng iyong pagbulong ng inang Diyos. Kami po, Panginoon, ay pinatagumpay. Lord, allow this season to remind everyone of us of God that we should be grateful, O God, for the opportunity, Panginoon, for the privilege of God, for the boldness, Panginoon, that we can come to you directly, O God, na pwede kami lumapit po sa iyo. Sa mga atas po ng buhay po namin, alam po namin, nangyayon po sa Kristo, nangyayon po sa Jesus, bilang nagpapamigitan po namin. May umaga na ilang Diyos, patuloy mo katag po ay pangyayon po ng pahibawa sa atin. I pray for the Holy Spirit to empower your people so that Lord, we can do great things that we can offer, O God, what I promise to help you. Glorify His mighty name, and we will say, Amen and Amen. God bless you both.